Adik kita ialah misuah DBSN breeding farm di Himai Patam la Sanwakin Palumpon Liti. So makikita niyo ang mga barang taga iba-iba nga mga barangay nga nag-abel hampang panghatag hala mga bunay hini nga farm para diri madaot ini nga ko ano ini nga mga bunay para gihatag hal mga katawhan dinhi mismo nga dinhi mismo ang mga kabarangayan ng munisipyo nga ginsakupan hini nga municipality of Palumpon Liti. Ipanghatag na mo sa among mga tao sa barangay. Sa barangay? Barangay Baginbin. Barangay Baginbin. So, isa napaghatag ka community pantry. Di may household nga mo ihatag para kung gamay ra ang kuan sa pamilya, among minus-minus ang gamay kog daghan amo kog daghan. So inyo gugi hatol dito sa balay. Ihatag ginamo. Oo. I-house to house na mo gatol. Kunya karon kay mo agi mo dito sa checkpoint nga na ako noy gibabagan diha ang mga sakiran nga magdala og bunay. Unsaw man nina tong pag paglangpos nato sa inyong barangay? Wala man may problema kay gihatag ra po na sa amo. Mo agi jud ni. Aha. Oo. Itlog nga mo gitlog karon? Ha? Nga mo gitlog. Oo. Itlog. Unsaw man ninyo itlog? Lapuhan kaunon. Okay, gutoma. Gutoman, Kini si nanay be. Kiari jud sir, kaya announce pa sa mo kapitan dito nga willing kisa gusto mo mo nga mo kuha nga na ipanghatag nga itlog panhion daw mi. Pari ay. Kiari jud mi bisag uwan kay panghatag man. Oo. Asa nga barangay mo? San Pedro. Pan kisa gusto mo mo mangayog utro daw kay willing dai panghatag nga way gipili tanan na. Kisa gusto mangayo. Dinga ri mi. Eh panghatag man wa may ikaw nang kuan kuno tanan ipanghatag bisag kinsa kuno gusto mangayo tagaan pinakalami ayon sa pinakalami nga luto sa bunay sa itlog. Sa itlog. O simpre i sine side up rito or laga dili po tortoryahong itlog torta. kinigong gibuhat karon ni Vice Mayor Ramon iya gini gipanghatag ning mga itlog dinhi sa mga kabarangayan aron pud taon makatilaw kung unsa karindot kini ilang mga produkto. Pero ang ato lang kung gibuhat sa atong mayor karon na personal siya, ultimong gipanghatag, harangon, nga di man inigusyo, kayuhan man tani sa katauhan sa Palumpon. Oh, yes. Naibuong lang may nganong yun, nga iya pa man ingi personal. Mura na yung among kuan, mura na yung hinanakit sa mga kapitan o sa among kabarangay. Eh si Ramon, Vice Mayor Ramon, amo gini nga pugson nga padaganon pagkabalik og mayor kay ang sitwasyon gud karon sa Palumpon mura og wa na gyud magkadimao kay instead unta nga magkausa ang taga Palumponganon mura magila na hinong gibuwag-buwag nagtunom na hinog pagdumot ang atong mga katawhan tungod sa ilang binuhatan nga unta ang gusto ni mayor Vice Mayor Oñate nga makatagamta mga atong mga katawhan ug unsay maayo dinhi sa atong lungsod. Pero kanila gyung present nga administrasyon mura og personal gyud ang ilang tuyo sa atong vice mayor kay tanan nga negosyo daghang mga negosyante sa Palumpon. Pero nganong ka kang Mayor Oñate raman nga Vice Mayor Oñate raman ang iyang giinitan. Gani unta mo mutawag mga tatag mga investor para makatabang ta sa atong lungsod. Unya ngano naman hinuon ni nga iya naman hinong babagan. Iyang mo kay mayor. Imong apil kay mayor. Ang akong hanyo lang ni Mayor Georgina Arribalo nga unta iyang tutukan og mayo ang problema sa lungsod. Dili lang usa ka tawo ang iyang tutukan ang negosyo ni Vice Mayor Ramon Oñate. Kun dili unta ang iyang tutukan ang problema sa atong lungsod kay daghan kay problema kay niata sa pandemya karon. Dili na mo gibutang ang mga overstock eggs. Kay dili na puno na dito, mauni ni ang pang-distribute na to para egg pantry yung tao. If you have noticed, dili siya air-conditioned room, so dili siya temperature control, that means ang hatchability sa itlog is ubos na kayo. Kaysa mo take the risk nga ihuwat pagin siya, antun mas spoiled na lang siya, kini nga mga eggs, mauni i-distribute na to sa community. Of which mauni nga mga eggs ang ilagay pong ipugnan nga di ma-distribute sa community. Daghani karon. Daghani. Actually, we are showing you the module 2. Ang module 1 puno na food.
Ang ira admin office ilang gihimo karon nga istakanan usa sa mga istakanan sa mga bunay o ginatawag nga itlog nga ilang pundo dinhi para makita sa sitwasyon hakabug-usan nga Region 8 nga kung ini mahitabo nga dire ini mamahimo dire ini mapusa o madara hatsiri sigurado ang kabug-usan nga Region 8 talagang magkukuri kita in supply hin gitatawag na tong dress chicken. So amoy yan ang sitwasyon dire lamang ini nga napundo nga mga itatawag o itlog o bunay dinhi mismo may part ha na DB SN dinhi mismo ini itatawag na breeding farm ini ang sitwasyon niya na amoy gin kalian ini para makita nato kung ano ang problema dinhi hini nga breeding farm hini ato na may part ang palumpon liti ang production kada adlaw po na namon i-deliver sa hatchery kay para dili ma-doubt ang fertility sa usa ka itlog. So once gani nga ma-stack na namon diri mga pila ka days possible na ang itlog o ang fertility sa usa ka itlog mubaba or dili kana dili na siya mo hatch. Kini ang kining sa ato ang module nani siya sa 40,000 kamanok. So ang makukuha nimo ninyo nga kwan nga itlog hi mga pila pud kabug-os pud pila pud kabuo kada adlaw. Mga nasa 30,000 ka itlog per day. Oo. So pila naman ka adlaw nga iyo pag harvest nga dili ninyo naman na napagawas ba dinhi sa inyong kwan sa inyong poultry farm? Almost mga 1 month na. Wala gid naman na papagawas. Imo ni siyang kwan Bidder house. Bali, kuwan man siya. Upat man siya ka house. So, kini, natin nga rin sa, at makita natin sa house one. Actually, the corporation, the DBSN Farms Agri-Ventures Corporation, since January, we have complied with all requirements of the government. We have paid all the business taxes and others. And then, she has issued a cease and desist order for us, stating therein that we have paid less in our building permits. But then, we told her that paying that one is, we were given order of payment from the municipal building officials, and then the order of payment stated the amount that we paid. If whenever we lack payments, we told the building official, try to give us how much is that, and then we will pay. The question there is, I think, there are underlying circumstances. Why is it that she is doing this one to us? So, nagtataka talaga ako. So, I am just praying to God, and then I am just asking help from other government agencies to look what happened in Palumpon. Because in the ease of doing business, ang pagtanaw, di ba? We will encourage people to do business now because it's pandemic. We will encourage the government, the people, the entities to work hand in hand so that we will be able to solve this problem. This is pandemic today. And then, hindi na siguro, sigurado nga, hindi na siguro mag-away-away tayo. Anong problema? We will solve the problem. Do you think this is something on the politics? Malayo pa kasi yung election. But then, siguro, ayun, yung ano niya. Kasi, wala, I cannot see any problem with us. Kung may problema kami, sabi niya, may problema kami sa environment, they file a case against us. And then we will just face you in anybody's. Oh. Hindi lang, di ba, we will take our hands, the laws into our own hands. Hindi siguro pwede. Makikita ninyo dito, I am inviting all the media people in the Philippines. Come here in Palumpon. Makikita ninyo yung checkpoints nila. Hindi na yata yung checkpoints eh. Walang police, walang army, walang lahat. Lahat ng sasakyan, pabubuksan. There is a Supreme Court decision wherein hindi pwede buksan yung sasakyan. Buksan lahat ng sasakyan. Di ba? Yung pagtingin ko, they take us personally and then they rule Palumpon as if this is their own business. Hindi na siguro pwede. Yung order of closure niya, pagigipit niya, iba. The way she talks, iba.
Kaya nga, nag-ano ako, nagtataka ako, ano talagang real problema namin? Ano talagang real problema namin? Kasi if you are talking about, sabi niya, environment, may problema kami. Oh, di ba? Ah, you go to the breeder farm and then see for yourself. It's just like saying ba, na the taste of the pudding is in the eating. Tingnan ninyo, you go there and then you make interviews. That's why nagagawa yung ano, Sky Village, Sky Garden because of the accusations. Yung accusations niya, ganyan-ganyan. Kaya nga yung mga tao doon, yung mga takatira, they are helping us. We are working each other. Nakikita ninyo, ang daming mga bulaklak, ang daming mga vegetables, yung community doon, which is very close to the farm. So sir, ano yung appeal mo kay Mayor? Mismanage yung palumpo namin. Walang puso, wala lahat. So, sana man lang it will come to her senses. Na pandemic ngayon, sana mo lang, we will help each other. Mayor, magkano ba yung losses ng business mo? Actually, medyo malaki-laki talaga. Medyo malaki-laki. Pero makikita lang natin is, it's a loss for us yung makikita ninyo. Pero I am not seeing that one. I am seeing on a loss of food production in Leyte. We are producing, say for example, that 35,000 eggs a day, it will be converted into 1 kilo of chicken a day because we are producing 35,000 eggs a day. That's 35,000 kilos. That's 3,500, 35,000 kilos. That's 350,000 kilos siguro per day. So we are losing mga siguro. Ilagay lang natin 3,500 tons a day of chicken. Pandemic ngayon, walang pagkain. Iisip ngayon, walang baboy. Andito, may manok. Gigipitin pa natin. Yung food security lang natin nasisira dahil dito. Oh. In terms of amount, millions? Yeah. A day? Yeah. Oh. Vice, can we go back to the CDO issue? Yes. Cease and desist order. Ano ba talaga? Kasi diyan nagsimula ang lahat ng problema with the checkpoint, ang mga hinaharang na galing. Ganito na lang, yung CDO na inisyu niya is walang due process because it was given to us without the benefit of giving us that show cause order. Walang show cause order, diretso CDO. Parang martial law walang due process . Yun lang. Binigyan sana kami ng due process, walang problema. Yun lang. Talaga, yung CDO na doon yan, nakalagay building permit. Kung building permit, kulang daw yung pagbabayad namin sa building permit. Kung kulang yung pagbabayad namin sa building permit, yung mga tao, yung mga bahay nila, kung walang building permit, sisirain ba ng gobyerno na hindi sila nakabayad ng building permit? No! They are only made to pay surcharges and payments of that, being able not to pay that building permit. Hindi i-close ninyo. So ayun yung pagtitingin ko, walang reason. And then those who issued a cease and desist order for the reason that we lack the payment of building permit, it's not the building official, it's the mayor. And it is not found on the building code that the mayor will issue that one. It's the building official who will issue. The building official is designated by the Secretary of Public Works and Highways. So kaya nga yung pagtingin ko, wala. Pinipersonal talaga niya yung ano. Aga. Do you expect Mayor 2022 elections with Joe? Mainit. O kaya nga, come to Palumpon. Come to Palumpon. And then, parang hindi maiinit dito. Okay. I am inviting the media people to come to Palumpon. See for yourselves. What ways we are doing our campaign. And then sa kanya rin, titignan ninyo. Kasi yung pagtingin ko, puro naman lang kami pugs dito . Titingnan niyo yung mga tao niya, may arma sa gilid. Kaya nga, I am challenging the DILG, the police. Come visit Palumpon, tingnan niyo yung mga tao ni Mayor. So, when we were having a stand-up in Barangay Tabundok last February 27, I challenged Major Dimain. Yung tao na yan, may baril sa gilid. Wala siyang ginawa. Mga tao nila may baril sa gilid. And then we have video for that. May video kami. Andoon si Dimain sa video namin. Andoon.
Sabay siya. Ah, oh, I filed a case to Major Dimain Atrias. I filed 2 cases for him. So that he will also know. Never in my life that I will file a case with the police kasi gusto ko talaga matulungan yung police. Pero yung ginawa ni Dimain para siyang birdugo na rin eh, para naman siyang ano, uo ng uo lang kahit mali yung ano, order ni Mayor. Sir, about the LPPU team, di ba nandito si Colonel Riley, Lieutenant Colonel Riley's operation? Ah, yung panahon ng standoff. Standoff? Oh, so... We ended the standoff. Anong nagawa namin sa standoff, no? May TRO, hindi nila inunor for 7 hours. Wala, hindi nila inunor for 7 hours. Kaya nga, sinabihan ko si... Pumunta dito si Riley, ano daw maganda? Ikaw, mag-pull out kami. Oh, Vice. Sinabihan ko siya, but I will pull out my car. Tingnan ninyo yung TRO. Sinong nakaharang sila? May TRO. Na talagang hindi ninyo ipapatupad yung cease and desist order. So, because of that, sabi ko ni Mr. Riley, Sir, kung pwede sir, okay lang rin ako. Aatras kami dalawa, kahit ako yung yamado dito, aatras kami dalawa. After 1 hour, babalik yung sasakyan namin papasok. Para lang ano, walang kahiyaan sa kanya. Kasi siya talaga yung birdugo namin. Sabi ni Riley, okay, umatras kami, diretso na kami. Kung hindi kami legal, ba't nakalusot kami? Di ba? Kung sila rin legal, ba't hindi talaga kami nila hinarang ng gusto? Kasi legal naman kaya kayo. So, the mere fact that we have been able to deliver the chicks going to the farm, it's tantamount that we our papers are in order. So, again, what is now the basis coming from the LGU na lahat ng mga lumalabas doon galing sa farm, hinaharang, chinichickpoint and all that, to the extent, pati-media hinaharang, detained for 45 minutes at the checkpoint? Ayun nga, nagtataka ako, bakit lahat ng lumalabas doon, ano, yung cease and desist order nila, di ba, balikan natin is the building. Lahat, oh. Kaya nga nagtataka ako kahit yung mga tao nagdadala na lang ng itlog, mga sasakyan pumupunta doon sa itaas, pagbalik talagang sinichick up nila, ipa-open ang doors, lahat-lahat, oh. Kaya nga nagano ako, ewan ko yung pagtingin ko, sana man lang this will open up the eyes of the national officials, especially the police. Tingnan nga ninyo yung palumpon. I think they are kuan ba, may vulkan na medyo pumuputok na. Sana man lang iano nila, i-mitigate nila na hindi kami ganito na mangyari sa bayan namin. So ano po yung mga legal remedies na ginagawa natin to put an end to all this? We have filed the cases at the ombudsman, we have filed the cases with the courts, we have filed cases with the ano, and then we appeal to the soundness of the decision of the DILG, the police, na please intervene on what happened to Palumpon. Please intervene. And then I am very happy with the media people na nagkakataon na nakapasyal kayo dito. Nakikita talaga ninyo. Thank you very much for coming and then visit that place and then natsambahan talaga kayo na. Yun ang nangyari. Oh. It's parang ano eh, parang blessing in disguise siguro. So salamat lahat, oh, for all the ano, pagpunta dito. Yeah. Thank you, sir. Thank you. By the way, I'm Raul Bacalia. I'm the Corporate Social and Environmental Works Specialist for the DBSN. The sanitary inspector, the municipal sanitary inspector, certified this place. That's a very conducive place for the breeder farm. Ning certify sila that we are compliant with all the requirement provided with the sanitary law. Tanan na nay permit, nay ECC, nay sanitary permit, nay certification gikan sa RITU, nay inspection report gikan sa sanitary officer. Di na ko makuha ang logic. This one, mauro yun yung gusto na mong mahitabo. Release na ang itlog, oy. Kay, kapoy na gud kayo, di ba? Na problema pa mi unsaon na mo pag-manage karon kung mga baho na siya, na problema pa mi unsaon na mo distribute sa barangay kay pugan,
na problema pa may unsaon mo mugbawi sa among alkansi karon. Tikang hamay barangay San Joaquin, Palopolite, dinhimisul ha sulod biso ha DBSN Breeding Farm. Para sa San Juanico TV Tacloban, Inhitin Tomas, naghatag, hin-report.